Change lock screen, password, and cell phone for security and privacy reason. Watch this video. A great day, and this is Erling TV. Ang topic po natin today is how to change the password po ng ating cellphone. So, meron po tayo ditong settings. Click po natin ang settings. And then, sa settings, mapaproceed po tayo dito sa ating settings features like yung wireless network device connection, app and notification, battery, display, sound, storage, security and privacy, user account and smart assistance. So punta po tayo dito sa security and privacy para ma-check natin dito yung mga nasa loob nito like fingerprints, ID, face and lock, screen lock and password. So ang gagawin po natin ay yung screen lock and password. Click security and privacy. So yan, dito sa ating security status, makikita niyo po yung mga information about our phone. So yan, andito po. So dito, meron tayong choices po dito na emergency SOS, the fingerprint ID, face lock, screen lock, and passwords. So ang i-check natin dito ay screen lock and password. So sa mga alam na po ito, mas okay na nagagamit nito para sa security ng iyong phone. Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, marami pa rin naman pong users ang hindi marunong gumamit ng screen lock and password. So eto, this is for you guys na may apply nyo sa mga phone nyo para ma-secure nyo yung security ng files ng mga pictures and other po na nakalagay dyan. Click na natin para hindi tayo ma-open nila ito. Once na nakuha siya or nawala, may nakapulot, mayroong security pa rin na hindi agad ma-open nung sino man ang makakuha ng iyong phone. So dito sa password, mayroong change lock screen password, disable lock screen password, secure lock settings. Ayan mga settings po ito, no? So i-check natin dito. Sa akin, ang gamit ko ay lock screen password. So mamimili po kayo dyan kung anong gusto nyo. So try natin i-check. So, dito, enter lock screen password. Yung dati mong password, ilalock mo yun, na i-enter mo siya. So, ito yung sa akin. So, yan. And then, so, yan. Na-open na natin. So, magsiset tayo ng bagong password. Set a 6-digit PIN. Try not to forget your PIN. There is no way to recover it if you do. So, ayan, gagawin po natin. Dapat kabisado natin yung madali na lang. So, ito yung lock screen code ko. And then, you're going to confirm your PIN. Yung kanina. So, guys, huwag niyong kakalimutang yung pinasok nyo doon. So, nakalagay dito, enroll fingerprint, pin lock set. So, nakaset na daw yung pin lock natin. Enroll your fingerprint to enable quick lock. So, hindi ko naman siya i-enroll yung aking fingerprint. Cancel natin. So, as you can see, ayan, nakalock na po yan. So, ayun na yung ating gagamitin mamaya once na lumabas na po yung parang main screen natin mamaya na kailangan na nating i-open ang ating cellphone. Wait po natin guys na papakita ko sa inyo yung paano. So guys, let me share with you. Ito yung sinet natin kanina na screen password. I-check po natin. So as you can see, nandito siya. Hindi ko pa po siya ma-open. So ang gagawin po natin, yung sinet natin kanina ang password, ay yung po yung i-enter natin. So enter po natin yung kanina. So, as you can see, guys, nakapasok na tayo sa ating cellphone. So, yun lamang po yung process kung paano natin magagamit ang screen lock password. So, yeah. As you can see, guys, nakapasok na tayo sa aking mobile phone and pwede ko na uling gamitin and naset ko na po ang change screen password ko para sa security ng aking phone and also ng aking mga files na naka-store sa storage ng aking phone. So, I hope nagkaroon kayo ng additional information and additional tip on how to change the
screen lock password ng ating mga cellphone. So, i-apply nyo na rin po ito sa inyo kung hindi pa siya nakaset for security reason. So, this is Erling TV and thank you for subscribing my channel, and also, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pakiclick naman po ang subscribe button and i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest tutorial video ko dito sa YouTube. Have a good day guys and